So ayun guys, today itutuloy natin yung topic natin nung nakaraang video, yung pinakita ko sa inyo yung mga strain, mga chops na natira dito sa akin. Kaso hahaba kasi yung video natin, kaya kinat ko na lang din ito, itutuloy natin. So kanina, walang takip yung mga yan, tinakpan ko lang gawa masyadong trip yung araw. Pag pinabayaan ko yan na walang takip, mamaya magiging nilagang gapi. Magiging nilaga na yan sa sobrang init ng panahon. So ngayon papakita ko sa inyo yung isang trinadyo ko dito. Kaso hindi ko siya na survive yan. May lumaki pala na traitor. Ayun, kaya yung project natin na yun is wala, palpak. Pero pakita ko sa inyo yung ano, yung ganda na nilabas na. Pero dito ano, pakita ko sana sa inyo, kaso nasa ilalim sila, may kasi ano eh. Ayan, nakikita niyo. H-spirit na black bear. Hindi ko magaling ngayon dun eh, sa styro dun, yung nabubutas. So, hindi ko din talaga siya pwedeng gamitin dahil magulo yung jeans niya. Pag ginamit ko yan, parang ano lang tayo, parang gagawa lang din tayo ng panibagong chaps, kasi hindi talaga stable yung ano niya, yung lahi niya. So ito pa yung ano natin, si Dirt. Ibigyan natin si Sir Charles niyan. Pwede rin naman kayo manghihin yan doon sa mga nagpipayin pala sa akin na gusto bumili. Pag wala kayong gapi, huwag na kayong bumili sa akin, no. Manghingi na lang kayo, bibigyan ko kayo. Huwag kayong mahiya. Yung walang gapi lang, ha, baka naman meron kayong gapi tapos manghihingi kayo. Yeah, huwag ganun. Dapat ano, yung tapat sana, di ba? Tapos doon sa group ng Gapi Master, sandali ko nakikita ng focus na namamatayan ng gapi. Ngayon, parang di kayo mamatayan, no? Huwag kayo maging panatag. Di porkit nagwa-water change kayo, is hindi na kayo mamamatayan ng gapi. Eto nga, hindi ko wina-water change. Pero di ko alam kung may namamatay dyan o wala. Pero isa lang masahe ko sa inyo, kahit dito wina-water change, malulusog yun nandito. Malulusog talaga. Papakita ko sa inyo. Kaso may lap kasi, bihira sa makita ng tao kasi. So, ayun, lumo. Konting galaw ko lang, lumulubog agad eh. Oh? Teka. Wala pa naman ako pang huli. Wala, ano eh. Sira lahat ng lambat ko eh. Teka, masasampo lang ako rin kayo. Paano ko manghuli. Ayan. So, ayun, nakahuli tayo. Ayan o, oh, tinay nyo, diba? Ang itim ng tubig. Pero, pag nakita nyo yung isda na... Yung isda na nandyan. Ayan, no? Hindi nyo makikita anong sakit dyan, no? Anong sakit makikita nyo dyan, no? Ang dumi ng tubig nyan, pero ano, wala kayong makikita nag-wiggle dyan. Wala kayong makikita sobrang payat dyan. Hindi ko pa pinapakain lagi yan, ha? Diba? So ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi sa dumi ng tubig kung bakit namamatay yung gapi natin. Pero, isa rin yung sa dahilan. Pero hindi sa... This, siguro mababang percent lang yung dahil sa dumi ng tubig sila namamatay. Mababa lang yun, siguro sabi natin mga 20%. Ang pinakamataas sa percent na kinamamatay nila is sakit. Yun, sakit talaga. Kala nyo walang sakit yung gapi nyo kasi nagwa-water change kayo.
Hindi nyo alam. Sa sakit talaga sila namamatay, hindi sa dumi ng tubig. So yun, nakita nyo, sobrang dumi ng tubig, di ba? Pero nakita nyo, walang sakit yung nakakuha ko. Random pick pa yun, ha? Bigla ako lang sinalok yun. Pero kita nyo, walang sakit, di ba? Ngayon, para malaman nyo na kung nagkakasakit yung gapi nyo, observe nyo talaga, ano? Kailangan malaman nyo, maaral nyo yung tubig na gamit nyo para at least pag nagkasakit, alam nyo na maling tubig yung nagamit nyo, hindi nyo na ulitin. Kasi kahit na magaling kayo sa pag-aalaga, kung hindi nyo naman kabisado yung tubig, ano din, mamatay at mamatay pa rin sila sa inyo. Ngayon, papakita ko pala sa inyo, no, yung prenagyo ko dati na double son. Tapos pinaharis ko siya sa ano, sa yung gapi na gapi sa kanal. So yun yung kinalabasan nila, double served na gapi sa kanal. So yun, and sinuli ko sila, and kaso yun nga, mga nakaraang buwan kasi pumapasok dito ang mga bata, pinaghalo-halo nila yung mga gapi na nandito. Buti nga yung pay dirt, eh, hindi nila na ano, eh, hindi nila nalagyan, eh. So dito nalagyan nila dito ng ano, ng ibang kulay na gapi. Ayan kung anong kulay nilagay nila dito. Nagulat lang ako. May kulay ano na, may kulay green na, may kulay blue na. Ayun, oh. So ayun, nasira yung ano, yung jeans nila. Imbis na meron akong gapi sa kanal na double serve, nawala pa. Ngayon, ito, isa sa mga project ko, yung metal red grass. Papakita ko sa inyo. Kaso hindi ko nakakaling to. Hindi ko natatanggal yung mga kulay blue, yung mga metal blue grass. Puro babae lang nandito. Ah. Wala nang lalaki. Ano, kamatay nata yung lalaki. Puro lalaki na blue. Pakita ko na lang sa inyo yung babae. Teka, batang babae na huli ko. Nato, oh, babaeng metal red grass. Ayun. Hindi siya ano, eh, hindi niyo siya pwedeng masabing ano, eh, metal red lace. Eh. Halos magkawig sila ng ano, ng pattern, pero pag nakita niyo yung pattern dun sa ano niya, sa dorsal niya, pang glass talaga yung pattern. Ngayon, meron ako dito na lalaki ng metal red glass. So medyo busy kasi tayo sa trabaho, kaya di tayo masyadong nakakatutok sa pag-alaga ng gabi. Pero pagka ano ko, yung mga bibigyan natin ng gabi, yung pag-distribute ng gabi tayo, isasabay ko lang yun sa pag-deliver ko. Kaya nga libre, diba? Kasi nga, kumbaga, sasabay ko lang yun sa trabaho ko. Ito guys, oh, tingnan niyo yung pattern ng lalaki. Ayun, oh, diba? Diba? Malayo sa pattern ng metal red lace. So, eh, yung metal red glass. Stable na to. Tapos ang nagiging kal nila yung kulay blue. Yung kulay blue naman, metal blue grass. Kumbaga nagkabaliktad. Dati, yung metal blue grass, ang kal niya is yung pula. Ngayon dito, ngayon naman, yung ginawa ko metal red lace, metal red grass, ang naging kal naman niya is yung blue. So dito natin ilagay yung ano, yung babae, mga anak na yon. So diyan na siya magbigay ng, kasi pinaghiwalay ko yan, eh. Kumbaga dalawang female yung ugat niyan. Isang female doon, tapos isang female diyan, ayun, nagpadami na siya ng lahi. Kaya ayun, ano, naparami yung metal red grass. Isa yan sa mga ito iko-continue ko dito sa backyard ko. Pag bumalik na ako sa pag-nanggapi, pag-groom, pag-show, isa sila sa mga makikita nyo na naka-line up sa akin.
Then, isa pala sa pinakamarami ko dito, yung HB White. Kaya, sa mga mangingi, asahan nyo na mas marami sa inyo ang mabibigyan ng HB White kaysa sa mga ibang strain ko, gaya ng HB Blue, Red Lace, Singa Blue. Hindi lahat mabibigyan ng Red Lace, hindi lahat mabibigyan ng HB Blue kasi unti lang sila eh. Pero lahat kayo mabibigyan ng HB White. Kasi ang dami niya, no? Ang dami yan. Pero huwag kayong magalala, itong HB White na to, maganda to. Hindi ito yung pastel, yung nagdidilaw. Tingnan nyo guys, hindi ko nawawa 30 inch to. Wala kayong makikita nagdilaw dyan. Diba? Wala kayong makikita nagdilaw dyan. Maka-hindred dyan, pero wala kayong makikita nagdilaw. Ngayon, papakita natin. Ito, oh. Oh. Tanyo guys, naka-inbreed dyan. Tingnan nyo yung babae, tingnan nyo yung lalaki. Pasensya na, sira-sira yung buntot kasi hindi siya napapakain, kaya nagkakagata ng buntot. Diba? Hindi siya ano, hindi nagdidilaw yan. Eh, yung sikreto ng HB White ko dito. Yung iba, di ba, nagbebenta ng HB White, pero pag lumaki, kulay dilaw. Kulay dilaw yung buntot. Ito, papakita ko sa inyo. Ganito yung buntot, oh. Eh no, kita niyo yung HB White na yan, no? Ganyan, no? Ngayon, hindi siya lahi ng HB White ko. Kung napanood niyo yung episode ko na gumagawa ko ng HB Yellow, yung may ginamit akong babae na kulay dilaw yung buntot, so yan yung anak nun. Siya yung anak. Tapos, eh, di ba nga, pinasok tayo ng masamang loob na pinagsama-sama yung ano, mga gapi natin. Ayun, nagsama-sama na. So ayun guys, hanggang dito na yung video natin, no? Siguro yun na lang yung pinaka-update natin dito na dun sa hinabol natin dun sa nakarang video natin. Pero magkakaroon pa tayo na iba-ibang episode, iba-ibang video dito sa backyard. Pag may nanagdag, pag may nagbago, so iba-vlog natin yon. Tapos mag-adventure ako, pupunta ako sa mga iba't ibang farm, iba't ibang fishkeeper, pupunta natin lahat yun para lumawak yung kalaman natin sa pag-aalaga ng isda. At hindi lang sa pag-aalaga ng isda, yung ganda ng bansa natin. Makikita nyo lahat yan. Dito lang yan sa GG Moto Paradise. Yun, maraming salamat guys.